Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob, kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Maria'ng mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang palalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. At ito nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Gayunman, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na ipag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay tulad ng sinabi namin sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong hukom ay darating,
taglay katarungan natin. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Umawit ng bagong awit, at sa poon ay alay. Pagkat yung ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap natamo iyong hangad na tagumpay. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Umingay ka karagatan at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Pagkat siya dumarating, magahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Magsitayo na po ang lahat. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon at nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit, ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at ipinagpagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Wika niya, "Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan." Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, "Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000. Heto naman po ang 2,000 piso na tinubo ko." Sinabi ng kanyang Panginoon, "Magaling,
tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, anya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin. Tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 2 ng Setyembre, unang Sabado sa buwan. Alam ho natin na ang bawat Sabado, lalo na ang unang Sabado, ay inaalay din natin sa ating debosyon sa mahal na Birheng Maria. Lalo na po ngayong September, sa Friday, 8 ng Setyembre, napakahalaga para sa atin birthday ni Mama Mary. Huwag kalilimutan, napakahalaga ni Maria sa ating buhay, sa buhay nating mga Kristiyano. Siya ay hindi natin ginodiyos, maliwanag yon. Hindi siya Diyos. Siya ay taong totoo, kagaya natin. Ngunit, ina ng ating Diyos. Siya'y inspirasyon ng bawat Kristiyano. Bakit siya naging inspirasyon? Dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ibinigay ni Maria ang kanyang oo upang maging ina ng ating Diyos, maging instrumento ng ating kaligtasan. Alam niyo po, wala masyadong nasabi kung paano nabuhay si Maria bilang ina sa ating Panginoong Jesus Nazareno. Ngunit ganun pa man, makikita natin yung kanyang pagbibigay ng oo sa ating Panginoon ay hindi natapos, ay araw-araw. At yun ang tinuturo sa atin ni Maria, araw-araw, huwag tayong maging tamad. Nako, sa Ebanghelyo natin, napakaliwanag pa sa buwan at sikat ng araw ang ipinapaalala at tinuturo sa atin sa kaharian ng Diyos, bawal ang tamad. Hindi lang sa bahay ninyo. Hindi lang sa opisina. Hindi lang sa trabaho ninyo. Hindi lang sa grupo ninyo. Sa kaharian ng Diyos, bawal ang tamad. Hindi uubra ang taong tamad sa kaharian ng Diyos. Bakit? Sapagkat araw-araw, tinatawag tayo ng Diyos, inuutusan tayo ng Diyos. Sinasabihan tayo ng Diyos. Kaya nga sabi sa ating unang pagbasa, sabi ni San Pablo, hindi ko na kayo dapat paalalahanan pa. Alam nyo na ang gagawin. O diba, sounds familiar. Sa ating mga magulang, ang laki-laki nyo na, ang tanda-tanda mo na, kailangan ka pa bang sabihan? Ano ang dapat nating paglabanan araw-araw? Hindi lang ho tukso ng kayabangan, hindi lang tukso ng kadamutan,
Hindi lang tukso ng kasinungalingan, tukso ng katamaran. Huwag natin laging sinisisi sa ibang tao. Huwag natin laging hinahanap sa ibang tao ang dahilan kung bakit ganito tayo. Minsan tanungin mo rin ang sarili mo. Kahapon, yung ating talinghaga, 10 dalaga. 5 matalino, 5 hangal. Kahangalan. Kahangalan, hindi yung dahil wala kang pinag-aralan. Kahangalan, hindi yung dahil wala kang pera. Kahangalan, hindi yung dahil sa wala ka sa pwesto at posisyon. Kahangalan, dahil sinayang mo yung nasa harapan mo na. Naalala nyo kahapon, yung 5 hangal, tangang dalaga? Nandun na sila, hindi pa sila nakapasok. Bakit? Hindi sila nagdala ng langis. Katamaran. Huwag mo sabihin wala ka nang meron sila. Tigilan mo yung pagkumpara ng meron ka sa meron sila. Tigilan mo yung pangangarap lang ng pangangarap. Tigilan mo yung inggit ka lang ng inggit, pero wala kang ginagawa. Baka yan ang una mong problema. Hindi pera. Tamad ka. Hindi wala kang pinag-aralan. Tamad ka. Hindi wala kang maraming bagay na meron ng iba. Tamad ka. Kaya sa pagpapatuloy na misang ito, habang nagsisimula pa lang ang bagong buwan, kasama ni Maria, makiusap tayo sa Diyos. Tulungan niya tayong labanan ang tukso ng katamaran sa buhay natin. Huwag tayong maging tamad na sumagot sa utos ng Diyos, na sumunod sa pinaggagawa ng Diyos. At lagi nating tatandaan, walang iuutos, walang ipagagawa ang Diyos nang hindi natin ikaayos, nang hindi natin ikabubuti, nang hindi natin ikaliligtas. Sa tulong ni Maria, labanan natin ang anumang uri ng kasamaan ng katamaran. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagharap sa luklukan ng paghatol ng Diyos, isusulit natin ang wastong paggamit o pagwawaldas ng mga biyayang ipinagkatiwala sa atin. Sa panalangin, hilingin natin ang tulong ng ating tagapaglikha. Ang ating pong itutugon, panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo o Panginoon. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo o Panginoon. Ang marami at iba't ibang biyaya ng kanyang mga kasapi naway mapakinabangan ng simbahan, manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo o Panginoon. Ang mga opisyal ng gobyerno naway igalang ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatanggol at pagtataguyod sa kalahagan ng sanglilikha, manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo o Panginoon. Ang lahat ng tao naway magsalo-salo sa biyaya ng lupa at makiisa ang bawat tao sa pagkakaroon ng mga tao at mayamang kaunlaran sa ating bansa, manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo o Panginoon. Ang mga doktor, mga nurse, at yung mga nasa pangangalaga ng kalusugan, naway gamitin ang likas na biyayang bigay sa kanila upang dalihin ang pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit at mga bilanggo, manalangin tayo.
panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Sa ating mga mahal na yumaong kamag-anak at kaibigan, nawa ipagkaloob ang walang hanggang kapahingahan, manalangin tayo. Panatilihin mong nag-aalab ang aming buhay para sa iyo, O Panginoon. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal din natin. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga kababayan nating biktima, pinahihirapan ng masamang panahon sa ating bansa ngayon. Ang mga nawalan ng bahay at kabuhayan, ang mga nakabilanggo at katutubo, ang mga walang maayos na makain at sariling tirahan, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming makapangyarihan, tulungan mo po kaming manatiling tapat sa mga maliliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami ng mga higit na dakilang bagay kapag pumasok na kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas, kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal,
Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig nang kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo.
Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Simulan natin ang araw na ito nang may ginagawang mabuti at tama sa kapwa. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang iyong lakas at pag-asa, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo ay patuloy na nagpapasalamat hindi lamang sa kasipagan ninyong magsimba dito kahit online, kundi sa kasipagan ninyong magbigay pa rin ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Yung pong pinansyal na tulong sa ating parish finance office lamang po ibibigay. At yung pong mga in-kind donations, kagaya ng bigas, dilata noodles, kape, sabon at malinis na tubig, dun po yan sa Benedict Building. Nandun po ang ating social service at relief office. Salamat po sa kabila ng inyong mga sariling kakulangan at pangangailangan, sinisipagan nyo pa rin gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kasipagan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nazaret.